Minsan lang magbasa ng Bible, huwag na pong itaas ang kamay. Joke lang. Hinihintay lang kasi natin ito. Ito po yan. Kung kayo po'y nagbabasa ng Bible, makikita po ninyo sa Biblia na ang pinuno ng Diyos ay mga madre, mga pari, mga imam. Mga kapatid, si brother ang pinuno ng church. Hindi. These are the heads of the church. Tingnan ninyo. It was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers. At kung babasahin mo ang Biblia, makikita mo, lalong-lalo na sa New Testament, dahil ang New Testament, yan nagsimula ang church, tinayuyan ni Jesus Cristo, at ang head ng church ay mga apostles. Les. Tama po ba mali? Sino sa Bible ang may title na pastor? Taas ang kamay. Sino napakakasagot? Yan. Sino sa Bible ang may title? Sino sa Bible ang nabasa niyo na meron siyang title na pastor? Sino? Sino? Wala. Wala sa Bible na pastor. Wala. Pastor Pablo. Wala. Sino sa Bible ang may title na evangelist? Sino? Marami yan. Si Felipe. Si Esteban. Sino sa Bible ang may title na guru or teacher? Si Apostle Paul, teacher din niya. Sino sa Bible ang may mga title na prophet? No? Si Barnabas, mga prophet yan. At ang mga iba pa, may tao pa ho rito. Sino naman sa Biblia ang may mga title na apostol? Sino? Apostol? Pablo, Pedro, Barnabas, Timoteo, Silas, Apolos, Bartolomeo. Sino pa? Tomas. These are the apostles. And listen very carefully. Kapag nagbasa kayo ng Biblia, ang mga pinuno ng church ay mga sumasagot. Pag nagbasa kayo ng Biblia, ang pinuno ng Diyos ay mga apostol. Kaya nga ang sabi sa aklat ng Gawa 2:42, palikan natin muli, na natili sila sa mga aral ng mga apostol. Nakikinig pa huma tayo. Kaya okay yung aral ng evangelical, the elementary teachings, the evangelical teachings, okay yan. Pero panimula pa lang yan. Pagkatapos doon ay mga, pagkatapos sa elementary, anong kasunod po? High school. Pagkatapos ng high school, anong kasunod? College. Pagkatapos ng college, anong sunod? Gagraduate ka na at magtatrabaho ka na. Ganon din sa Panginoon. Meron pong level of maturity. Merong level yan. Amen. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship and to the breaking of bread and to prayer. Sila na natili sa aral ng mga apostoles. Nakikinig pa ho ba tayo? Ang church ay dapat manatili sa aral ng mga apostoles. Kaya sa ayaw sa gusto, ang mga apostol ay iikot buong mundo at papalawag buong mundo ang kanilang mga aral sapagkat kinakailangan silang makarating sa kaganapan. Amen po ba? At balikan natin yung John 21 verse 15. At the Friday, umatenda lang po kayo para naman yung maunawaan niya. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said, you know that I love you. Simon, son of John, do you love me more than this? Yan. Nakikinig po ba tayo? Ito po si Pedro. Si Pedro, maging isda. Nung tinawag siya ng Lord, naging apostoles siya. Ang problem ni Pedro, yung kanyang bangka ay kanyang hindi niya binenta. Hindi niya minara, hindi niya sinira, tinabi niya lang. At dumating ang tay, muli siyang nangisda. At nagsama pa siya ng iba pa. Ngayon, ang tanong, yung ating binasa kanina, John 21 verse 1, itbasahin natin.
John 21 verse 1. I'm going out. Afterward, Jesus appeared again to his disciples by the Sea of Galilee. It happened this way. Simon Peter, Thomas, also known as Didymus, Nathaniel from Galilee, the sons of Zebedee, and the other sons of together. Verse 3. I'm going out to feast. I'm going out to feast. Simon Peter told them, and they said, we'll go with you. So they went out and carried the boat. But that night, they caught nothing. Pakisabi, wala silang nahuli. Bakit sila walang nahuli? Wala sa kalooban ng Diyos. Tandaan po natin, pag wala tayo sa kalooban ng Diyos, we shall not prosper. Hindi tayo magpa-prosper pag wala tayo sa gitna ng kalooban ng Lord. At ito ang mandate ng Kingdom of Jesus Fellowship, dalhin tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi dapat ang gusto natin ang nasusunod kung hindi kung ano ang gusto na Diyos. Amen po ba? Maliwanag po ba yun? So, balikan natin yung verse 15 kanina uli. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Mahal mo ba ako higit sa pakikista mo? May tao pa mo ba rito? And listen very carefully. Tingin po kayo sa akin. Pag tinawag ka ng Lord para maborn again, ang una mong bibitawan ay ang mga bisyo at kasalanan. Ang una mong bibitawan, bisyo at mga kasalanan at ang maling pagsamba. Yan ang una mong bibitawan pag ikaw ay naborn again. Amen po ba? Pagkatapos, ano ang kasunod? Ikaw ay maglilingkod sa Diyos. Bibitawan mo ang mga bisyo at kasalanan, bibitawan mo ang mali mong pananampalataya, tapos ikaw ay maglilingkod sa Diyos. At maglilingkod ka sa Diyos hanggang sa kanyang ikalawang pagbabalik. At paano ka maglilingkod sa Diyos? Sa anong kaparaanan? Natural, ang pagkakatawag natin ay hindi pare-parehas. May kanya-kanya tayong tawag, may kanya-kanya tayong calling. Roma 13:1 hanggang 7, Roma 13:1 hanggang 7, yan ang mga politician. Roma 13:1-7, these are the politicians. And we, spiritual leaders, are not called to become politicians. We are called to preach the gospel of Christ. Amen. At kami kasama saan? Sa Ephesians 4:11-16. Dapat nating maunawaan po yan. Roma 13:1-7, sabi ng Panginoon, may taniwang Diyos na para sa gobyerno. Sila ay mga lingkod din ng Diyos. Tinatawag din silang mga dayakono. Sila rin ay mga lingkod ng Diyos. Romans 13:1-7, these are the politicians. These are the leaders in the government. Pero kami po ay hindi kami kasama riyan. Kami po ay kasama sa Ephesians 4:11-16. Nakikinig pa po tayo. Lahat po ba ay tinatawag ng Lord para maging apostoles? No. Lahat ba ay tinatawag ng Lord para maging propeta, evangelista, masalagaro? No. Lahat ba ay tinatawag ng Lord para mag full time? No. Pero ang bawat isa sa atin ay may tawag o may pinapagawa ang Diyos. May tao pa ba rito? Lahat tayo ay may pinapagawa ang Diyos. Each one of us ay may specific calling from God, mandate from God. At alam natin yun, brethren, kung tayo matagal na sa Panginoon, alam na natin yun. At alam na natin yun, maaring tayo po ay mawala, manghina, mag-backslide, pagbalik natin, lalagyan natin muli ang ating mga tawag. Bakit? Romans 11:29, for the gifts and calling of God is irrevocable. For the gifts and calling of God is irrevocable. Are irrevocable. Ang panawagan ng Diyos ay irrevocable. Hindi yan nagbabago, hindi yan napapalitan. Kaya po si Apostle Peter ay nag-backslide siya. Tatlong beses, dininay niya si Christ. Sabi ni Jesus, may mamuhuli sa akin. Sabi ni Pedro, magdadaan po sa ibabaw ng aking bangkay ang dadakip sa inyo. Pero sabi ni Lord, weh. Sabi ni Lord,
Peter, sinasabi ko sa iyo, tatlong beses ipagkakalulo ko ako. Not just once, not just twice, but thrice. You will deny me. Darating ang pagsubok ng buhay, hindi mo makakayanan. Bibigay ka! Makikita mo ang sarili mo kahit apostolis ka na, immature ka pa, malambot pa ang mga buto-buto mo. Sabi ng Panginoon kay Pedro, hindi mo Lord! Sabi niya, magdadaan talaga sa ibabaw ng aking bangkay ang sino mang darating sa inyo. Sabi ni Lord, At nung eto na si Jesus Christ, hinuli na kasama si Judas na nagbutas. Si Pedro ay patuloy na sumusunod kay Kristo. Kaya lang medyo malayo na. Pakisabi, malayo na. Ngayon, anong nangyari? No? Merong servant girl habang sila ay nagpapainit. Sabi ganon, nakita kita, nakita ka namin kasama ka ni Jesus ha. Sabi ni Pedro, hindi. Hindi, magkatono kayo eh. Hindi, sabi. Hindi talaga, kasama ka talaga. Sabi ni Pedro, hindi. Pexman, cross my heart. Tapos, tumilaok po ang manok. Sabi ng manok. Napatingin si Pedro kay Jesus at napatingin din si Jesus kay Pedro. Sabi ko na sa iyo eh. Mahina pa ang buto-buto mo eh. Listen very carefully. Pag ikaw ay napaharap sa tukso, napaharap ka sa problema, sa pagsubok, laban ng buhay, ikaw ay napapunta sa ibang bansa, napapunta ka sa iba't ibang church at mababa ang araw at napasama ka sa kanila at di ka nakapanindigan, ibig sabihin, mahina pa ang buto-buto mo. Ang gagawin mo ay huwag kang panghinaan ng loob. Amen? Tumulad ka kay Pedro, bumalik ka sa Panginoon. Ano pagkakaiba ni Pedro at saka ni Judas? Si Judas ay hindi nagbayad ng pamasahe. Judas not pay. Si Judas ay nagpakamatay. Oy, nagpakamatay siya. Hindi siya nagsisi ng kasalanan. Nasaan si Judas ngayon? I do not know. Pero may mga nagsasabi, baka nasa impyerno siya. Sapagkat siya ay hindi nagsisi ng kasalanan, nagpakamatay siya. Kahit nagaan naman kabigat ang ating kasalanan, nagpapatawad ang Diyos. Nagpapatawad po ang Panginoon. Anong ginawa ni Pedro? Humingi siya ng tawad sa Diyos. Ganon ang magagawa natin. Si Pedro po ay hindi bumalik sa bisyo. Pero si Pedro ay nag-backslide sapagkat dinenay niya si Kristo. Na siya ay kasama kay isa ni Kristo, ang apostle of Christ, pero dininay niya. Natakot siya na baka rin siya ay papasanin ng krus, ipako sa krus at mamatay sa krus. Nakikinig pa po tayo. And again, si Pedro ay muling nag-backslide, nagsama pa ng other apostles. Nagbalik pa siya sa bisyo niya? Hindi. Kaya lang, iniwanan na niya ang pangangaral. Niwanan niya. May taong mahuba rito. Ganito ang marami. Ang pangangaral na iniiwan nila o ang marami ang tawag nila ay iniiwan nila. May taong mahuba rito. Misa nagugulat tayo, maraming umaawit, maraming tumutugtog, maraming nag-i-special number, maraming tumatayo. Dati na po nilang tawag yan. Binabalikan lang nila. Amen! Ito ang mahubar dito at napakabait ng Diyos. Lagi siyang naghihintay sa iyong pagbabalik. Amen! Palakpakan natin si Lord. Amen! Sabi nga sa kanta ni Gary Vee, babalik ka rin, babalik ka rin. Ay tagal mo mang nawala, babalik ka rin, babalik ka rin. So, ano bang nangyari kay Apostle Peter? Iniwan ang pangangaral. At gusto ng Diyos, si Pedro ay bumalik sa pinapagawa ng Diyos.
Ang pagbabakslide ay muling pagbabalik sa bisan kasalanan. Ang pagbabakslide ay muling pagbabalik sa maling paniniwala. Ang pagbabakslide ay ang ipagkanulo mo ang Diyos. Ang problema at pagsubok laban ng buhay ay hindi mo harapin ang may kalakasan at ikaw'y bumigay. At ang iwanan mo, ang tawag mo, ang pinapagawa sa iyo ng Diyos. Kaya nga minsan doon sa isang hotel, kinantak namin ang presidential forum, isa kami sa nagkantak ng presidential forum, tinanong namin na isang presidential hall, na isang head ng church, kayo po ba ay may revelation na kayo ay pinapatakbo bilang presidente ng bansang Pilipinas? Sabi niya, wala. Eh di wala eh, bakit ka tatakbo? Bakit ka papasok sa politika? Eh, wala naman pala. Wala ka naman palang narinig. Kaya lang, nararamdaman daw niya sa kanyang puso na ang Pilipinas ay bumabagsak na kinakailangan ibago. At ang kanyang paniniwala, isa siya sa pagbabago ng Pilipinas. But sad to say, natalo siya. Burden is not a calling. Mahirap ang ganitong mga pangangaral. Kapag medyo maparamdamin ka, maaaring masaktan ka at hindi ka na bumalik o maaaring hindi mo nito pakinggan at pagalit ka sa akin, itagwil mo na ang poging mangangaral na ito. At sabihin mong gaano ka pang nagwapo, Ricardo de Carillo, hindi kita kilala. Kaya hindi ko masisi ang marami sa paggalat ng aking mensahe na may persikot, hindi lamang ako pati sila. Sapagkat ay pinapangaral ko kung ano yung tama. May tao mahuwa rito. Sa mga minamahal, bumalik siya sa kanyang tama. Bumalik siya sa pagiging mangingisda at hindi yun ang kalooban ng Panginoon para sa kanya. Amen. Pamalakpak man ng malakas ang mga gising. At sumagot si Pedro, Panginoon, alam mong minamahal ko po kayo. Pero ibang uri ng pagmamahal, hindi pagana para makasunod sa Diyos. Sabi ng Lord, agape me, yes Lord, pileo you. Kaya alam mo, maaaring masabi mo sa akin, tingnan natin. Jesus said, feed my lambs. Sigunoy natin ang pagbasa. Verse 16, nasaan na yung verse 16? Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Pangalawang tanong na yan. Bakit pangalawa? Hindi pa rin kasi satisfied si Lord sa mga sagot niya. Again, verse 17. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time. Bakit tatlong beses tinanong ni Jesus si Peter? Sapagat si Peter ay tatlong beses ding dininay si Christ. Pangalawa, hindi satisfied si Lord sa sagot ni Pedro. Parang ganito, Pedro, mahal mo ba ako? Opo, mahal mo kita, alam niyo po yan. Galing sa puso, hindi galing sa puso. Girls! Where are the girls? Huwag na huwag kang magpapakasal sa hindi kamahal at hindi mo minamahal. Kitao pa ho marito, see to it that you truly love him. That he truly loves you. Amen? At huwag kang magpapakasal at iibig at sasama sa mga nakatali na ang dulo niya ay kalabaw. And then, di ba, yung kalabaw, pag kinuha mo yung kalabaw, may tali yan.
Ang dulo niyan, may may-ari diyan, tapos may dalambarin. Bam! Patay ka. Anong kinamatay niya dahil sa maling pag-ibig na bari? Patay ka. Itaaw ka ba? Amen. Girls, and even boys, tip ito, tip. Huwag kang mag-aasawa nang hindi mo ka pananampalataya. Kasi kada Sunday, umaattend ka rito, yung asawa mo nandun sa bingguhan, sa ene, matanda. O kaya naman, umaattend ka rito, yung asawa mo nandun, nasa laklakan. Nagbibidyo ako, umiinom kada Sunday. Diba? At pangatlo, tip, another tip, kasi yun tip. Tip ha? Huwag na huwag kang mag-aasawa na hindi pa nagbabago ang buhay. Huwag mo sabihin, pag nagsama na kami, magbabago rin niya, pabaguhin mo siya. Eh kung hindi magbago yan, lost siyang labas mo. Lost siyang labas mo. Diba? O, patay ka. Kaya pag merong umaalis sa piling mo, huwag mo nang habulin, may nakalaan ng Diyos na mas mainam para sa'yo. O, carry mo. Hindi ka talo! Nanalo ka! Dahil inalis ng Diyos ang hindi karapat dapat sa iyo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tingnan ang palakpak ninyo. Dito mo, lakas ang palakpak ha. Dito medyo mahina din ha. Siguro mas konti rito. Okay, ha? Isipin niyo. Ako, alam niyo, pag nangaral ako, hindi lang apostolic pampuso pa. Okay. So ngayon, yan. Balikan natin uli yung verse 15. At dito na ako tayo magpawakas. Bilis na, tapos na tayo, no? When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Higit pa pa akong mahal, higit sa mga ito. Alam mo, ang totoong pagmamahal ay merong pagsunod. Ang totoong pagmamahal ay merong sakripisyo. Eh, sakripisyo. Minahal tayo ng Ama, sinakripisyo niya si Kristo. Minahal tayo ni Kristo, si Kristo ay nagsakripisyo na patay sa krus ng Kalbaryo. Minamahal ni Abraham ang God the Father, sinakripisyo niya si Isaac. This is the true love. Kaya kung talagang mahal natin ng Lord, dapat tayo ay may sakripisyo at tayo ay may pagsunod. Pakinggan niyo po itong maigi. Alam ba natin sa bawat pagsunod natin at bawat pagsakripisyo natin ay may reward ng Panginoon? Tandaan niya. Bawat pagsakripisyo natin, bawat pagsunod natin ay may reward ang Lord. Tandaan natin yan. Maaring pansamantala ay hindi natin makita ang reward ng Lord. Maaring pansamantala ay hindi natin makita ang mga sagot ng Diyos, ang mga regalo ng Diyos. But time will come. Makikita natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen po ba? So mga minamahal, ang sabi ng Lord kay Pedro, Pedro, higit pa ba akong mahal sa mga ito? Yes, Lord, He said, you know that I love you. Tingnan ninyo, Jesus said, feed my lambs. Sapagkat si Pedro ay lumilihi sa panawagan ng Diyos, pakanin mo ang mga lupa. Hindi ka tinawag para sa politika. Hindi ka tinawag para magtrabaho at magnegosyo. Hindi mo kinakailangan maging mangingisda ulit o maging dealer, fish dealer. Balikan mo ang tawag mo, pakainin mo ang mga, ang aking mga tupa. Pakisabi, aking mga tupa. Hindi mga tupa ni Pedro, kundi mga tupa ng Diyos na pinagkatiwala kay Pedro. Kayo po'y pinagkatiwala sa akin ng Diyos. Kaya wala akong magawa, ipanalangin kayo, ipag-ayuno kayo palagi. Dalawin kayo, puntahan kayo, bisitahin kayo, text kayo, tawagan kayo, i-PM kayo. Kung magsubo ako ng tao para kayo ay arreglin at ayusin. At kung magkaminsan meron kayo celebration, din nyo kami inimbitahan. Kung magkaminsan may regalo pa rin kami pinapadala sa inyo. Hindi kami nakakalimot. Amen. Sapagkat ayaw ng Diyos na ikaw at ako ay limutin dahil mahal tayo ng Diyos. Ang dami.
Sabi nga ni Sister Neme na nakaraan, totoo yun. Akala natin sa mga binibigyan natin sa lingkod ng Diyos, tayo ang nag-benefit dito. Hindi natin alam, mas nabibinibisyo tayo. Totoo po yun. Sabi nga ng Apostle Peter sa mga taga-Pilipians, sa inyong pagsuporta sa akin at sa totoong pangangaral, ang biyaya ng Diyos ay pumasok sa inyo. Kaya pag nakakarinig ako na kayo ay gumagaling sa inyong karamdaman, tumantuwa ako. Pag nakakarinig ako na kayo ay umaangas sa inyong pamumuhay, tumantuwa ako. Pero pag narinig ko naman na kayo ay nalilihi sa kanukala ng Diyos, sobrang iyak ko, tulo pati sipon ko. Ito ang pahuba rito. Why? Jesus said, feed my lambs. Pakanin mo ang aking mga tupa. Hindi mo tupa yan, Pedro. Tupa mo yan na pinagkatiwala sa iyo. Ano mang pinagkatiwala ko sa iyo, akin yan. Mahal ko yan, pinagkatiwala ko sa iyo. So mahalin mo ang minamahal ko. Kung talagang mahal mo ang Diyos, mamahalin mo ang minamahal ng Diyos. Alam sa pala sumasagot. Palakpakan natin sa Lord. Mahalin mo yung pinamamahal sa iyo ng Diyos. Lampasan mo ang feeling mo. Lampasan mo ang nakikita mo at naririnig mo. Amen. Gawin mo yung pinapagawa ng Diyos. Kasi ang pagmamahal ay hindi sa amagitan lamang ng isip at ng salita, kundi sa amagitan ng... Minsan, ako'y masyadong nag-iisip sapagkat matagal na akong wala nang pagkaalam sa buhay ni Jose Rizal. One time, pinanood ko siya sa YouTube, sa internet. At akin muling napakalaman na si Dr. Jose Rizal pala ay merong mga kasintahan sa bawat bansa na puntahan niya. Wow. Playboy. Hindi naman siguro playboy. O talagang nagmamahalan talaga siya. Nangat niya lamang, hindi siya nagpakasal. Sabagat alam niya, babalik pa siya ng Pilipinas dahil meron siyang mission para sa ating bansa. Sinacrifice na yun. You see? Ang kanyang nakakatandang kapatid na si Graciano, na dapat na ito ang nag-aaral at nagpupursige ng pag-aaral, yung pampaaral niya, ipinigay niya kay Rizal. At nag-sacrifice siya. Amen po ba? Ano pong ibig tukuyin? Pag ikaw ay merong minamahal, nandiyan ang sakripisyo. At ang Diyos ay nag-sakripisyo sa atin. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo at namatay para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. And in return, hinihingi sa atin ng Panginoon ang katibayan ng katotohanan ng ating pagmamahal. Pedro, higit mo ba akong mahal sa iyong pangingista? Hindi ba alam mo ang tawag mo para mag-alaga ng mga tupa? Hawak mo yung pera. Eh alam na alam mo, bigayan ng first fruits. Alam na alam mo yung tithe offerings. Alam mo yung church rental. Pero pag mas mahal mo yan, yan ang bibilin mo. Yan ang gagastusan mo, yung handaan, yung okasyon na yan, ang pagtutuanan mo ng pansin. Asan yung kay Lord? Hindi, okasyon mo na. Pero pag mas mahal mo si Lord, wala muna okasyon kay Lord muna. Amen. Ganun po yun. Naunawaan mo ba natin? You can deny everything. Pwede mong i-deny yan just for the meantime. May tao pang mga dito. Ganun po yun. E marinig na sa ating mga patid, eh, hindi mo na kami ganito ngayon kasi bigayan ngayon eh. Yes. Pagkatapos nito, pipe. Budang pipe. Nakakamay pa yan. Totoo po yan. Nararanasan nating lahat yan na totoong nagmamahal sa Diyos. Na minsan, meron tayong mga sacrifices sa ating pagkakaloob, sa ating mga ginagawa. Sabi nga ni Pablo, naranasan ko ang walang-wala, naranasan ko rin ang managana. This are true Christianity. Handa tayo magpagluwag at handa tayo magsikip. May tao pa ho ba dito?
Kaya ang sabi ng Panginoon kay Pedro, higit mo ba akong mahal sa mga ito? At ang sabi ng Lord, pakanin mo ang aking mga tupa. Ako'y lungkot na lungkot sa mga magulang na ang mga anak nila ang nagpapakain sa kanila. Ang mga anak nila ang bumubuhay sa kanila. Hindi ako makadalo, wala kasi akong pantalon, binaba ako ng pantalon. Hindi ako makadalo, wala akong sapatos, binaba akong sapatos. Alam mo, tumantuwa kami pagdating ni J.I. galing ng Pakawat ng Hong Kong, marami siyang pasalubong sa amin. Pero hindi po ako after sa pasalubong niya, mas madagal ako kung nakabali siya ng buhay. Amen. At na-enjoy niya ang misyon sa Makawan sa Hong Kong. At kung konti ang nakakaalam kung sakali mang semina lang mga pasalubong, eh binigay ko rin yung pera sa kanya kasi wala naman siyang pera eh. O ito, pera. Para mabilin po kami ng pasalubong. Isa pumuha ng pera yun. Eh tao, pabuha pa rito. Amen po ba? Kung talagang nagmamahal ka sa sino mang iyong minamahal, pakanin mo sila. Amen? Pakanin mo. Ipit mo sila. Ipit mo sila. Ano ba tawag mo? Ano ba calling mo? Ano pinapagawa ng Lord? Feed them. Misan na, namimisinterpret ako ng marami. Yung itong iba nagagalit sa akin. Hindi ko ito pinapahawa kung kani-kanino. Bakit? Sisirain ko lang eh. Eh, tao pa po rito. Tapos tatambulin ninyo. Imbis na magagulog, imbis na makatulong ngayon, nakaka-apekto pa. Nakalamaan ninyo ako? Nakalamaan ninyo ako? Parang baril yan eh. Bigyan mo ng baril. Tapos hindi marunong. Yun na yung harapan nandito. Sige, liwakang ka. Papatayin kita. Papatayin kita. Ibuputo ko to. Pok. Ay, patay siya. Naunawaan mo ninyo ibig ang tukuyin. Ito po ang ibig kong tukuyin. Ang ibig sabihin na feed my lamb, no? Huwag mo lang basta-basta pakainin o gawin ang tungkulin mo. Busugin mo sila. Pakisabi, busugin. Sa paghawak mo ng organ, busugin mo sila. Sa pagpapaawit mo, busugin mo sila. Sa pagtamburin mo, busugin mo sila. Sa pag-i-special number mo, busugin mo sila. Sa pangangaral mo, busugin mo sila. Nakikinig pa po tayo? Bilang ina, bilang magulang, i-prepare mo sa kanila ang espesyal mong pagkain na kaya mo. Kahit bagoong lang ang pinirepare mo sa mga anak mo, alam mo na pinaghirapan mo yan at yan ang the best mo, ipahain mo sa kanila. Hello? Talagpakan natin sila. Feed my lambs. Kung talaga ikaw yung nagmamahal, magpakain ka sa kanila. Huwag kang maraabot. Feed them! Feed my lambs! Yung lambs na iyan, it refers sa gawaing pinapagawa sa atin ng Diyos. Tinawag ka sa prayer and fasting ministry, lagyan mo yan! Feed my lambs! Pray and fast for the lambs of God. For the plans of God. Amen? E tao, tao ba rito? Ikaw ay isang Kristyanong nurse, Kristyanong doktor. Pagbutiin mo, pagaliin mo yan, pagpapatayin. Buhayin mo. I-prescribe mo ang tamang gamot. Alagaan mo ng gusto. Maraming nurse, maraming mga caregiver, yumaman. Bakit? Pinamanahan sila ng kanilang mga inalagaan na hindi naman nila kaano-ano. Dahil naramdaman ang kanilang kalinga nung namatay, ipinamana sa kanila ang malaking kayamanan. Yes! Meron akong kilala ganyan. Matanda niya, matay siya. Yung nag-alaga sa kanya, pinamanahan niya. Tanong naman kamagandaan, bakit pinamanahan siya? Ito ang sabi ng matanda, bago siya namatay. Eh, nung may sakit ako, wala naman kayo. Naghihintay lang kayo ng mana eh. Ito, hindi ko kaano-ano na nag-aalaga sa akin eh. Pinamanahan niya! Amen?
Ang ibig sabihin ng fight with my lungs, ano man ang tungkulin mo, ano man ang tapo mo, ano man ang pinapagawa sa'yo ng Diyos, kapalin mo ng buong sikap. Feed my lungs. Nakikinig po ba tayo? Feed my lungs. Eh, problema ng marami kasi hindi nga born again. Ija-ija, uha-uhu, iyo-iyo, akin-aki. Eh, tao pa ho rito. Bahala ka sa buhay mo, hindi ganun. Ako, sasabihin ko sa inyo ang katotohanan. Wala akong pangarap na magkaroon ng sarili kong tahanan. Wala akong pangarap na magkaroon ng sarili kong sasakyan. Hindi ko pinangarap sa tanong buhay ko yan at hindi ko papangarapin yan kahit kailan. Bagamat marami na akong sasakyan ngayon, may helicopter pa. Alam mo, isang sasakyan ko, di pumasok si Evian, karang si Evian, yung anak ni Sister Christy Momo.